Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa, at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Nang magkagayoy dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin." At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at nang lumong totoo. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin." Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At lumakad siya sa dako paroon, at nagpatira pa sa lupa, at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, "Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog at sinabi kay Pedro, "Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, natapwa't mahina ang laman." Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin at nagsasabi, "Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban." At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y nangatutulog sapagkat nangabibigat ang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin, na sinasabi, "Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo."
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, "Mga tulog na kayo at mangagpahinga. Sukat na, dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin." Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan. At siyang tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y haggan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao?" Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Gawin mo ang dahil ng pagparito mo." Nang magkagayon, ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus, at siya'y kanilang dinakip. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang kamay, at binunot ang kanyang tabak, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Isoli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay." Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda na nagsidating laban sa kanya, "Kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Datapwat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman." Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang mangatupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak,
at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.